Sa panahon ngayon, nakikita ang mga litrato sa isang digital form, maging ito ay isang mobile device, laptop, o sa social media. At ito ay walang epekto sa pagtulong sa mga pamilya na makaakit ng kasaganaan at swerte. Mahalaga pa rin na may mga family pictures na nakadisplay sa iyong tahanan. Ang pagkakaroon ng mga larawan ng pamilya ay pinagsasama-sama muli ang pamilya sa kanilang pagbabalik-tanaw sa kanilang buhay. Anong pader ang dapat na iwasan sa paghang ng iyong family pictures? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang living room ay karaniwang itinuturing na isang napakahusay na lugar para sa bahay upang maglagay ng mga larawan ng pamilya. Sa tuwing ipinapakita ang mga larawan sa pamilya sa silid na ito, pinalalakas nito ang bono at sinisigurado ang pagkakasundo sa pagitan ng mga relasyon ng pamilya. Ngunit may mga lugar sa iyong sala na dapat iwasan ng pagdi-display ng iyong family pictures. Narito ang ilan sa mga dapat iwasan. Iwasang ilagay ang iyong family picture sa harap mismo ng pinto. Pinakamainam na iwasan ang pinto kapag inilalagay ito. Kung ito ay direktang inilagay sa tapat ng pinto, ang air transport sa pamamagitan ng pinto ay maaapektuhan. Madaling makakapasok ang masasamang espiritu mula sa labas. Maaaring humantong ito sa kawalan ng pagkakaisa sa relasyon sa pagitan ng mga kapitbahay at patuloy na pag-aaway. Madadalas din ang pagtatalo ng miyembro ng pamilya na makakaapekto sa kayamanan at karir ng bawat isa. Mas mainam na ang mga larawan ng pamilya na nakaharap sa isang bintana. Itinuturing ito na isang mapalad na pagkakalagay dahil ang mga larawan ay tumatanggap ng bagong positibong enerhiya na pumapasok sa bintana. Iwasang maglagay sa tapat ng salamin. Ang salamin ay sumasalamin sa maraming masasamang espiritu at nagdadala rin ito ng negatibong enerhiya. Kung ang larawan ng pamilya ay nakalagay sa tapat ng salamin, ang salamin ay sisipsipin ang lahat ng swerte ng mga tao at ito rin ay magpapakita ng masamang galit at malas. Ang pag-aasawa sa pamilya ay madaling kapitan ng mga problema. Kung maglalagay ka ng mga larawan ng iyong family picture ng iyong pamilya sa sala, ang mga salamin sa paligid ay dapat na alisin o iwasan para maiwasan ang negatibong enerhiya. Huwag maglagay ng mga larawan sa dingding o sa isang mesa na nakaharap sa may pasilyo o hallway na patungo sa mga silid tulugan. Dahil ang enerhiya ay direktang tatama sa larawan na maaaring magdulot ng kawalan ng swerte sa pamilya. Gamitin ang mga pader ng hallway para ipakita ang mga larawan ng iyong pamilya. Maaari ka magkaroon ng isang hilera para sa bawat isa sa iyong mga anak at ilagay ang mga larawan na magkakasunod. Magagawa mong panoorin ng iyong mga anak na lumalaki sa tuwing maglalakad ka sa pasilyo. Pinipigilan nito ang enerhiya na dumiretso pababa at hinihikayat itong tumahak sa mas mabagal at mas dikulikong landas. Huwag ihang ang mga larawan ng pamilya sa ilalim ng isang hagdanan, sa banyo o nakaharap sa banyo o sa isang nakabahaging pader sa banyo. Makukuha ng larawan ang mga di kanais-nais na enerhiya na maaaring magdulot ng kawalan ng swerte at maaapektuhan ang kalusugan ng bawat isa. Ang isang mapalad na lugar para sa mga larawan ng pamilya ay nasa mga dingding ng isang hagdanan. Ang mga hagdan ay nagdadala ng positibong enerhiya sa mga silid sa itaas na palapag. At nakukuha ng mga larawan ang ilan sa mga mapalad na enerhiyang ito kapag inilagay dito. Ang
larawan ay hindi dapat nakasabit ng direktang nakaharap sa matalim na gilid ng isang nakausli na sulok o direkta sa ilalim ng overhead beam o mga tinatawag nating mga poison arrows. Ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng matinding problema. Ilipat ang mga larawan sa mga pader na di matatamaan ng mga poison arrows. Iwasan ang paglalagay ng mga larawan sa itaas ng iyong altar dahil ito ay itinuturing na walang paggalang. Ang mga nabanggit ay pawang mga gabay lamang na maituturing nating malinaw na mga pagpipilian. Maaari natin samantalahin ang bawat lugar kung saan ang mga larawan ng pamilya ay nakakaakit ng magandang enerhiya at umani ng kasaganaan at good luck. Ating tandaan na ang swerte ay nasa ating mga kamay pa rin. Samahan ng pagdarasal sa Diyos para gabayan tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain para sa ating buhay.